itong panghukay nito. Ang magdudurog ng lupa, itong bakal, yung lulusaw naman ng lupa, yung tubig. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-detect yung tubig sa pamamagitan nitong welding rod. Kasi sabi ng iba, gawa-gawa ko lang daw ito. Malalaman yan pagka walang tubig, magkahiwalay lagi yan. Pag may tubig yan, pag nagdikit yan, may balong yan. Ayan. Makita nyo, nagdikit. Ngayon naatras ako. Ayan. Pag itunula ko yan, magdidikit yan. Oh. Ganun siya. Pag nakatapat siya ng balong, kusa siyang magdidikit yan, hihigup yan. Ganyan kalakas yung buga ng tubig namin. Hello, magandang araw muli sa ating lahat. Para sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, Madiskarteng Eder, may babahagi na naman ako sa inyo ngayon sa pagbaon ng tubo ng tubig. Papakita ko ulit sa inyo kasi yung una kong video may mga nakukulangan, bitin daw sila, kaya inuulit ko mag-video kung paano magbaon ng tubo ng tubig na PVC ang gamit at tubig ang ginagamit kong panghukay. Para sa inyo ito, sundan nyo lang, papakita ko yung step by step na trabaho kung paano. Hali, ito yung aking mga gamit. Ito yung aking water pump. Pag umandar na ito, ito ang magbibigay ng tubig papunta sa ilalim. Ito yung aking hose. Itong hose na to, dito ikinakabit yung dulo. Kinakabit dito. Yan, yung dulo ng hose. Tapos yung kabilang dulo naman, dito naman sa tubo. Dito kinakabit sa tubo, dun sa dulo. Sa dulo nito. Ito yung aking pangbutas ng lupa. Ito naman yung tubo. Ito yung laki ng tubo na ibabaon ko, deduce na PVC. Bali, ang mangyayari dito, ipapasok itong tubo na panghukay ko, ipapasok dito sa PVC para sabay silang bumaon. Kasi dati, ang ginagamit kong pangbutas, kung deduce ang tubo, mas malaki ang pambutas ko. Bali, dos imidya ang bakal para ibubunsod na lang ang tubo pag nahukay ng lupa. Ngayon, ang naging problema, pag tinatanggal na ang pambutas, itong pambarena, pag ibinunsod na ang tubo, may pagkakataon na nagtitibag sa loob. Nababarahan uli ang butas, hindi na maibaon ang PVC. Kaya binago ko ng style. Nag-isip uli ako ng ibang diskarte. Kaya naisip ko na ipasok na lang ito isabay dito sa PVC. Habang hinuhukay nito yung lupa, kusang babaon na sabay na sila. Pati ang PVC babaon. Mamaya makikita nyo yung kung paano ko gawin ito doon sa paghukay. Meron din akong ginawa na ito, naggawa ako ng pabigat. Ilalagay ko ito sa tubo. Kakabit ko sa tubo na ibabaon para mabigat siya. Para pag nahukay na sa ilalim, kusa na lang siya babaon. Para mas mabilis. Okay, sundan nyo lang. Kasi maraming nag-request na ulitin ko raw yung una kong video. Kaya ito, gagawin ko uli para sa inyo. Yan, bali, ganito yan. Yan, bali, papasok siyang ganon.
Ngayon, may reducer ako na ikakabit dito. Kasi pag walang reducer, sobrang laki ng awang dito. Ngayon, papasok yung malalaking bato. Hindi na ito mahuhugot na bakal. Hindi na mahuhugot ito pagka pinasok ng malalaking bato. Kaya ang diskarte dito, lalagyan siya ng reducer. Tapos ididikit siya, lalagyan ng pandikit. Kasi itong reducer, sakto lang siya dyan. Ang papasok dito sa kawang dito, yung maliliit lang. Kaya na siyang itaboy ng tubig palabas. Yan. Hindi na kaganoon siya. Yan. Pero kailangan i-dedicate, lalagyan ng solvent ito para hindi matanggal. Yan ang labas niya. Ngayon, itong pangbutas na to, may mga, itong panghukay ko na to, may mga butas dito sa gilid. Yan, dito na dadaan yung sirit ng tubig na galing sa water pump. Ngayon, ang water pump naman, hihigop siya ng tubig. Halimbawa, sa drum kayo kukuha, kung sa anong istakan nyo ng tubig na pagkukuna ng paghihigupan ng water pump, at papasok siya dito sa tubo na panghukay, at lalabas na dito, sisirit yung tubig dun sa ilalim ng lupa. Ngayon, itong bakal na to, ito naman yung maghuhukay. Habang pinipihit-pihit ito, sinisiritan siya ng tubig, yung lupa naman, tsaka mga bato, matatangay ng tubig palabas kasi ang tubig nito babalik sa labas. Dito na dadaan sa, dinadaanan ng tubo yung tubig palabas. Kaya luluwag na itong dadaanan ng tubo kung sa siyang babaon. Ang magdudurog ng lupa, itong bakal, yung lulusaw naman ng lupa, yung tubig. Kaya yung mga bato na kayang ilabas, lalabas yun. Kahit yung bato, mga kamao ang laki niyan, pag tinamaan nito, pag nasirita ng tubig, luluwag yan doon sa loob. Uurong yan, lulusot yan, pilit na lulusot ito. Maliban na lang kung malalaking bato talaga, kahit yung makina na panghukay, nahihirapan yan. Tsaka pag itong panghukay nito, pag malalim na ang hukay, itong panghukay na to, may pandugtong ako nito, mga ganito. Nakatrid dyan, dun sa kabilang dulo nito. Pagkakapos na yung panghukay ko, dudugtungan ulit nito. Dugtong lang ng dugtong. Tapos pati tubo, pati nitong PVC, magdudugtong pagka malalim na. Pagkakulang pa. Ganun ang technique dito. Sundan nyo lang para yung gustong matuto nito, gustong maggaya, kaya nyong gawin. Parang ganito lang yun eh. Halimbawa, nakatagpo siya ng bato sa ilalim ng lupa. Halimbawa, ganito kalaki ang bato. At ganun siya dyan. Ngayon, dahil malakas ang sirit ng tubig nito, pagka ganun siya dyan, nasiritan na ng tubig yung mga bato, lupa. Limawa na maraming ano yan, mga kabalot ng lupa. Pag nasiritan na yan dyan, malilinisan na yan ng tubig. Lalabas yan, yung tubig matatangay na pataas. Pag malinis na yan, uurong yan, pag binundol na yan, mahahawi na yan. Yan. Pilit na lulusot na yan. Kaya yung mga nag-question na pag nakatama ng bato, hindi lulusot, maliban na lang kung malalaki talaga, kahit yung malalaking makina na makakatama ng bato, hindi yan kaya. Ito nga, manumano lang ito na humahawak nito, nag-babarina. Okay, sana naunawaan nyo yung aking paliwanag para maintindihan at na matutunan. Bali, itong design ko, nitong aking panghukay, pangpuso lang ito. Kasi manumano lang ito, manumano lang ang pag-barina ko.
Kaya yung iba nga na nagsasabi na hindi pwede sa paggawa ng malakihan, talagang hindi ito pwede kasi pang puso lang ito. Hindi ito nakadesign ng pang malalaking dipwell. Pang malaking dipwell, hindi yung PVC ang ginagamit, mga GI pipe na malalaki. Ito kasi maliit lang to, mga didos lang na PVC. Okay, yan. Mapunta na tayo doon sa lalagyan ko ng tubo ng tubig. Ito naman yung aking pandugtong at kung sakali malalim ang tubig. Kung sakali kulang pa yung lalim, itong pandugtong ko. Alis na to. Ito yung maliit. Ito yung mas malaki. Ito pang 3/4 lang to. Ito yung D1. Dito na ako sa lugar na pagbabaunan ko ng tubo. Ito yung bahay ng may-ari. Bali, ipapakita ko sa inyo kung paano i-detect yung tubig sa pamamagitan nitong stick, welding rod. Kasi may mga nag-request, sabi ng iba, gusto nilang makita kung paano gumana. Kasi gawa-gawa ko lang daw ito. Bali, papakita ko kung paano gumana. Ganyan lang yan. Malalaman yan pagka walang tubig. Magkahiwalay lagi yan. Pag may tubig yan, pag nagdikit yan, may balong yan. Okay. Bali na detect ko na nga ito dati. Ngayon gusto ko lang ipakita kung paano gumana ito. Ayan. Kikita nyo, wala siyang reaksyon. Kapirmis. Ayan. Makita nyo, nagdikit. Ngayon naatras ako. Ayan. Pag itunula ko yan, magdidikit yan. Oh. Ganon siya. Pag nakatapat siya ng balong, kusa siyang magdidikit yan, hihigop yan. Kahit dito ako sa kabila, Ayan. Ganun yan, mag-detect. Ganyan ang galaw ng stick pagka may balong. Hindi ko na ito inikot para ipakita sa inyo kasi na-detect ko na ito nung nakaraan. At dito ako nakatagpo. Ngayon ipinakita ko lang kung paano gumana ang stick. Ayan, mag-uumpisa na kami. Yung magandang lalaki na to, yan ang may-ari ng bahay dito. Siya ang body-body ko ngayon kasi hindi na ako kumuha ng kasama ko maggawa dahil kaya daw niya. Gandang lalaki kasi yan eh, kaya siya na lang ang kabody ko ngayon. Wow! Bale, itong tubo na didos, nilalagyan ko siya ng reducer. Yung aking pangbutas, pasok mo nga bro, itong malaki na to na tubo. Yan. Yan. So, ipipermis ko ito dito. I-solvent natin. Yan. Ngayon, kailangan nakapantay lang siya dito sa dulo nito. Yan. Ngayon, para ma-permis yan na hindi magkamali, di magbago, nilalagyan dun sa dulo ng tape. Tatandaan doon para laging perfect yung labas niya dito, hindi magbago. Yan na, kaka-discarte na. Kabit ko na. Ito yung hihigop ng tubig galing dyan sa butas. Pag nahigop siya, ibubuga siya dito. Aakit naman siya doon sa tubo. Yun. Itong ibabaon namin. Ngayon, pag ang tubig naman na pupunta doon sa ilalim na galing dito sa hose na to, lalabas siya
pupunta na naman sa dyan. Kaya habang nag-ooperate, ang tubig balik-balik lang. Higupin ng kulay orange na yan. Punta dito sa water pump. Lalabas siya dito. Pupunta naman sa dito sa tubo. Ngayon yung hose na to. Ayan, nakakabit na doon sa bakal na panghukay ko. Pangbarena. Ganito ang sistema niyan. Ito na mga aking pabigat. Kinakabit ko dito yan. Iaangat ko ito mamaya. At may ginawa rin akong clip. Ito. Para hindi bumaba ito. Ito ang magsisilbing pabigat para kusang bumaba ang tubo. Kasi pag lumabas ang tubig dito na galing sa ilalim, dito yan dadaan sa dinadaanan ng tubo. Dadaan ng tubig, pati yung mga nahukay sa ilalim, lalabas yan, dito na dadaan yan. Doon na matatambak yan sa butas na yan. Okay, sundan nyo lang. Okay, ito na yung gamit nito. Ilalagay na namin. Taas pa. Iskarte. Pwede mo nang lagyan tubig. Sige lang, damihan mo lang. Pinalagyan namin yung aming istaka ng tubig. Diyan ihigop ang generator ay water pump. Ngayon, titingnan nyo kung gaano kabilis bumaba yan, bumaon. Tuloy na. Medyo nahirapan lang kami dahil nakatagpo ng bato. Kasi ito dito, tambak ito. Tinambakan na. Kaya may mga bato. Ilalagay na kami ng aming tubig. Yan ang ihigupin ng water pump. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit may ganyan, yan ang ginagamit na panghukay, tubig, tapos binabarina. Ayan, medyo okay na. Naabot na namin yung balong. Lilinisin ko na lang siya. Lilimasan ko sa loob para maalis yung mga bato sa loob ng tubo. Magkakabit na kami ng jetmatic. Okay na rin, may tubig na. Maganda yung balong. Pansinin nyo itong ibinaon kong tubo. Itong lugar na to, dito sa kabila ng pader na to, tingnan nyo yung mga kahoy na yan. Mga bakawan na yan, yung iba dyan. Yan. Ito, miyapi, tawagin. Ayan. Alat na yan dyan. Yung mga kahoy na yan, tumutubo yan sa tubig alat. Kasi malapit lang kami dito sa dagat eh. Itong binaunan ko dito lang sa kabila ng pader. Pero ang tubig dito sa dinitik ko, 3 feet ang lalim ng tabang. Kahit malapit kami sa dagat, kasi tinukoy ko yung balong, nasinturuhan ko yung balong, napakatabang ng tubig niya ngayon yan. Ganyan ang pagkakaiba ng pagbaon ng tubo na yan, ng tsamba-tsamba lang na hindi dinidetect. Sana matutunan nyo at makatulong din ako sa inyo sa mga gustong gumawa nito. Magkakabit na ako ng jetmatic. Bali ito, abang ito para sa pagkabit ng motor, water pump. Naglagay ako ng mill adapter, tapos check valve. Ang gawain ng check valve na to,
siyang mag-kukontrol ng tubig para hindi sumingaw. Pag umandara ang motor ng tubig, hindi ito singaw para makahigop ng tubig yung motor. Kasi pag ito sumingaw, walang tubig na mahihigop. Saka yung Jetmatic na ikakabit dito, ma-istakan siya ng tubig yung pinakapit seal niya. Kaya hindi na kailangan mag-prime. Kaya napakahalaga nito. Tapos yung iba na mga nag-comment na mahina daw ito kasi PVC lang. Pag binumbahan, masisira. Depende yan sa diskarte nyo. Sinisiminto yan dito. Sisimintuhin yan. Tapos ito, yung kakabitan nito, yung Jetmatic, mayroong stand yan. May tutungtungan yan na nakasiminto dito yung bakal na tutungtungan ng Jetmatic. Kaya ito, hindi ito mapupwersa. Kasi ang kahalagahan nito na plastic ang ginagamit, hindi ito kakalawangin. Kasi pag GI pipe yung gamitin, kinakalawang. Kaya problema din pag kulay pula na yung tubig sa gripo. Kaya yan ang bintahin nito, yung kaibahan ng PVC na gamit. Kaya dinidiskartehan na lang yan na ayusin yung pagkagawa para hindi mapwersa itong plastic. Ayan, pansinin nyo ito. Binuksan ko yung Jetmatic. Ngayon, kapag mayroon nito, kahit hindi nalagyan nito, kahit wala ito, gumagana na yan. Kasi pag ganito na bago pa lang, maraming buhangin na umaakyat. Pagka ilagay mo ito, mapupuno rin ito ng buhangin, madudubli yung lilinisan. Lilinisan mo yung check valve, lilinisan din ito. Kaya kahit tanggalin na yung ganito, okay lang. Para isa lang ang lilinisan ito. Kaya ito lang. Supresente na ito. Kahit may motor yan, may electric motor, pwede. Pwede na yon. Basta walang singaw ito, makakahigop yon. Tsaka ito dito, walang problema yan. Kahit sumingaw yan dyan, makakahigop pa rin yan. Basta ang importante ito, itong binubunsod, walang singaw. Ayan, ito na yung onion. Ito yung kapartner niya. Kinabit ko na. Nakatread ito. Kaya madali lang ito tanggalin pagka mag-aayos. Ah, ganun lang siya. Ngayon, ang gagamitin kong pinakapaan niya, ito ang gagamitin, isusukat dyan. Tapos sisimintuhin na yan para matibay. Yan, maglalagay lang muna kami pang samantala ng kahoy para matesting lang namin. Okay, lagyan mo ng try. Yan na, may tubig na kami. Okay, yan na. Ganyan kalakas yung buga ng tubig namin. Ayan. Bali, medyo mataas lang siya kasi sisimintuhin pa to. Ayan, mayroon na siyang stand na bakal. Kaya yung mga nagsasabi dyan na mahina ito dahil plastic, nasa diskarte lang yan. Ito ang pinapaliwanag ko, nalalagyan niya ng stand. Ayan. Ngayon, sisimintuhin ito dito sa baba. Yung flooring niya. Okay. Lagi lang mag-subscribe at mag-subaybay sa ating mga video para sa karagdagang kaalaman.